Principal, you have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang iurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga saanot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sebian sa Okay, magandang araw sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, nandito naman tayo sa ating programang Huli Ka ni Jojo Sebian. At tayo din po ay mapapanood sa ating YouTube channel Huli Ka ni Jojo Sebian. At please subscribe my YouTube channel Huli Ka ni Jojo Sebian. Pakipindot lamang po ang ating pong notification bell upang pong mapanood ninyo ang lahat ng mga videos. At syempre paki-like, comment at higit sa lahat paki-share sa mga ganito. Ngayong araw na ito, mayroon po tayong may pinadala po sa atin na isang video ho, na pinapakita niya sa akin dahil nga po mayroon pong isang pangyayari dyan sa lugar ho ng Masbate, lalawigan ng Masbate, sa isang barangay ho na nagsumbong ho sa atin, no? Pinadala sa atin na mayroon palang ganitong ginagawang hindi na naman kanais-nais ang isa pong barangay chairman sa lugar ho ng Masbate. Kaya panoorin po natin ang mga video, yung video na ito sa inupadala sa akin, pinadala po ito sa akin, panoorin po natin. At yung may-ari ng video na ito, maraming pong salamat dahil nakuha ko po ang video ninyo at ipinadala nyo sa akin, ha. Thank you so much sa inyo na sana po ay masampahan ito ng reklamo ng ating pong pamahalaan, no, dahil nga po sa mga ginagawa nitong ating pong mga abusadong barangay official na dapat ho hindi ho ganito ang gagawin nila. Bagusto dapat tumulong sila, bibigyan ho ng SAP o Social Amelioration Program ang isa pong ginang, pero ang ginawa ho, tinanggap niya 5,000, pinicturan ho, pero pagkatapos ho, kinuha yung 2,500. Ito po yung kwento po ng isang ginang, ha, na gusto ko pong panoorin ninyo para po malaman ng ating kababayan na ito po ang pinagagawa ng isang barangay chairman dyan ho sa Masbate. At sana po makarating ito sa kinaukulan, lalo na po sa DILG, no? Kay Secretary Eduardo Anyo o kay Yusik Martin Dino, kay Yusik Jonathan Malaya, kay Yusik RG Chibiri at sa mga iba pa, no? Maraming po salamat at sana makarating din po ito sa tanggapan po ng ating mahal na Pangulo, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, panoorin natin ang isa pong video. Si Capilina! Pintuan! Oo! Pintuan, nadawat na po ang 5,000. Pero paglabas agad, e naman si Tasyo, hatag kang Leloy, lumagas ang katonga. Kapitan! Ibutang niya, sige na. Inagipicturan ka mga karo sa mata ko. Sige. Karon, kipicturan ka. O, pagdapat ako sa 5,000, kipicturan ko. Dire ang 5,000, dire po ang akong pang sa toho, sa akong resibo. Ang pang resibo. O, karon, pagkadawat na ako, hinlakan ako. Hindi lang sa stasyon, agay nag... Kasyo nga, kasama stasyon. Kapitan, gani. Oo, kapitan, pero sa barangay po. Oo, kapitan sa barangay sa Kurgos. Okay. Pero, okay nga na, ang katungan dito makangluloy nga lumagas. O niya, nagtunga na po sila siguro yung asintino at itong 2,500. Oo. Oo, pero, oo, ito. Itawag po ni Winston, na nung gihatang manimul, diretso na lang ang pagkaglakaw. Ang ko kisundan mo kung ni Kapitan. Okay. Pag-abot sa git, isundan mo kung eh. So, ang nadawat ni mo, pila ramang gyan? 2,500. Okay. Ang ipirmahan ako, 5,000. Okay. Ang katunga na ganis ko, ang ipahatag man ito kang luloy nga lumagas. Okay. Ang yun sa nag-istorya, si Kapitan nga Tasio Monyos.
Okay. Ya, ayo. Ya, ayo man ini pagkuman. Kini, pindu ko. Oh, hala. Kini, kini. Pagkuman na. Kini. Sumay na. Kuno na, stop. Yan ho, bisaya po yung kanilang salita dahil nga po mas bate. Ang ibig niya pong sabihin nung ginang na yon, tinanggap niya po yung 5,000. Ha, 5,000 po. Andito yung sa kanyang, kanyang kamay sa kaliwa at sa kanan naman yung resibo. Pag alis daw po niya, kinuha daw po ng isa ng kapitan, no, yung tinatawag na si Kapitan Tasio. Kaya nga po para po malinaw sa lahat, dahil nga po para maging Tagalog po itong salita natin, ma-interpret po. Tumawag po tayo ng isa pong residente doon para po naman makausap natin siya kung gaano katotoo itong narinig natin na unang panood natin na video, no. Ito po kinukontak natin, no, si si Ma'am Lenny para naman na makuha natin, no, kung gaano ba ito katotoo ito pong ating napanood. Sana po makarating ito, no, sa mga kinaukulan upang pong tawag nito upang pong malaman na mayroon pong mga ganitong ginagawa na hindi pa rin sila hanggang ngayon, hindi pa rin sila po hindi pa rin ho sila tumigil sa mga ganyang maggawain. Na ayun nga po sa ating Pangulo, wag na wag niyong gawin yan at tiyak po may pagkalagyan kayo sa gobyerno. Kaya nakakalungkot man isipin, marami pa rin po palang mga ganitong mangyayari sa ating pong bansa, no? Na hindi ko alam. No, ito hindi ma, no, na hindi na makontak. Nako, Diyos ko po, sayang, 'di ba? Kasi nga po siya sana, no? Siya sana kaya tinawagan natin, no? Ito, makontak din natin, no. Magandang araw ho, Ma'am Lenny, Bitonio Easer. Apo. Ano po, ma'am, ang barangay ninyo sa Masbate? Lugar ninyo? Barangay Poblacion PB Corpus Masbate. Oo. Kasi po, ma'am, pinalabas ko na po kanina bago kita tinawagan yung pong video na ibigay po sa akin, no, na isa pong ginang, sabi niya si Kapitan Tasio, ha, isang ginang, sabi niya na tinanggap niya raw yung 5,000 na pera sa kabilang kamay niya, yung 5,000 sa kabilang kamay yung resibo. Pag alis po niya, sinalubong siya ni Kapitan upang kunin yung 2,005. Gaano po ito katotoo, Ma'am Lenny? Totoo po yan, sir. Okay. Pakikwento nga, Ma'am Lenny, marami po bang mga kabarangay ninyo dyan sa barangay, ano ba to, barangay Corpus, tama ba? Barangay Poblacion po. Sentro kami, ang pangalan namin sa, barangay Poblacion, BB Corpus. Pinaka-sentro po kami dito, sir. Barangay Poblacion, BB Corpus, Masbate. BB Corpus, Masbate, opo. Opo. Ma'am, pakikwentuhan na ninyo ako. Ito lang po ba yung ginang na napanood ko sa video na kinuna niya ng 2005 o meron pa pong iba? Meron pa pong iba, sir. Ang sa umpisa po dito, sir, yung sister ko, na-viral po ito na issue. Uh-huh. At sa umpisa, ako po ang nag-post nung nangyari sa 2500. Okay. Kasi ang nangyari po, ang sister ko po, solo parent, PWD. Aha. Uh-huh. Nag-alo po ng SAC form, first validation nila, nandyan yung sister ko, 146 number, kasi ang posting nila, first validation, 411 yata yun. Nandyan yung sister ko. Second validation, nandyan pa rin sister ko, 143 yata yun. Uh-huh. Third validation, nandyan pa rin yung sister ko. Okay. Naging third validation. Yung third validation, sir, yun ang pinaka-finalize nila. Uh-huh. 385 lang ang qualified nila sa 400 plus. Ma'am, linawin natin. Apo? Ilan ho yung qualified? Nakita ko doon, 405. 405 dyan ho sa barangay Poblacion? 405. Pero sabi nila, 4 grade. Pero ang pinakalast nakita ko doon, kasi may record ako sa mga na-post nila, 405 lang. Okay. Nakita ko. Tapos ang last validation nila, 385 na lang. Nagbawas na. Okay. Pero nandyan pa rin yung sister ko, si Grace. Okay. Yung infertility, yan ang pinakalast. Sa validation, final na. 385 ang na-qualified, 144 yung sister ko.
Mm-hmm. Eh, anong nangyari? Tumawag ako sa kanila kasi sinabihan ko yung sister ko sa kabilang bahay. Mag-prepare ka na kasi ano, ngayon talaga ang release ng 5,000. Oh, ipipi-out na. Sabi nila, sumabi ang sister ko kasi may depression yan. Ayaw niyang pumunta ng plaza kasi doon yan i-release sa plaza. Okay, tama. Sa munisipyo. Uh-huh. Ayaw daw niya kasi ganito-ganito, may mga reason siya na ayaw niya pumunta doon. Di namin siya forced na pumunta doon. Tumawag ako doon sa BHW, Tanod. Okay. Na nag-assist sa kanya dito. Sabi ko, di ayaw talaga pumunta dyan sa plaza. Anong gagawin namin? Sabi nila sa akin, gumawa ng authorization. Aha. Gumawa yung sister ko kasi bright naman ito. Gumawa sa kanya kasi yung isip niya parang pa churches, may paminsan okay, paminsan hindi. Mm-hmm. Kaya gumawa siya ng authorization. Yung anak ko ang binigyan niya ng authorization. Nga, yun ang mag-claim ng 5,000. Aha. Pumunta sa munisipyo yung anak ko, kumuha ng clearance sa barangay. Kasi pag meron ka qualified ka sa 5,000, dadaan ka sa barangay captain. Meron clearance, binigyan ng clearance. 1 o'clock, sabi na, umpisa daw ng releasing ng ano, amelioration sa SAP. Uh-huh. Inandoon na yung anak ko, 1 o'clock. Hanggang nag 4 o'clock, yung daming table, hinanap na yung pangalan ng sister ko. Uh-huh. Ang sabi lang nandoon yung sack 4. Uh-huh. At pinahintay lang yung anak ko, pinahintay pero dami pa sila. Mga ano na, may mga naiwan na mga PWD na halos natira doon at saka senior citizen yung mga alas 5 ng hapon. Uh-huh. Yun ang pinaka last nila, yung mga PWDs at saka karamihan, senior citizen. Uh-huh. Anong, yung nangyari, mga 5 o'clock, sinabihan na lang sila na okay ba kayo na 4,000? Mm-hmm. Yun, 4,000. 4,000 sa halip na 5,000? 4,000 na lang. Sa 5,000 naging 4,000 sila. Okay. Okay na daw sila kasi 1,000 lang. Okay na kasi sa hapon na mga 7 o'clock na, mga 7 p.m. na sa gabi. Uh-huh. Okay na sila sa 4,000. Mga ilang minuto, binalikan sila. Sinabihan na sila nga, ay hindi na 4,000. 2-5 na lang ang sa inyo. Hati-hati na lang daw. Yan ang sinabi sa kanila doon sa plaza. Sino ang nagsabi sa kanila sa plaza, ma'am? Sino ang nagsabi na 2,500? Yung kagawad si itip na bikada. Okay. Sa parangay kagawad. At saka yung staff doon sa DSWD. Hmm. Uh-huh. 2,500 lang. Yung sister ko, tumawag ako sa kanila kasi wala ako doon. Sabi ko, ano nangyari na? Sabi niya, okay ka ba daw? Sabi sa anak ko, ma, 2,500 lang i-release nila kay tita. Kay tita daw, Grace. Sabi ko, bakit ano nangyari? Sabi niya, happy-happy na lang daw. Yan ang sabi. Sabi niya, sinong tao dyan na pwede ko kausapin? Inausap ko yung SB Secretary. Sabi ko, ano nangyari? Bakit 2,500 lang? Sabi niya, iwan ko. Hindi ko alam bakit 2,500 na lang. Yan ang sabi. Yung isa naman nga, sister nila, PWD, sila din ang nag-assess, kinausap ko, sabi daw nila, 4,000 din, tapos, yung sister nila na PWD din, okay na sila sa 2,500. Pero ang ilagay nila din doon sa, ano, sa payroll, 2,500. Kasi yun lang ang ma-release nila. Ayaw ng mga doon sa releasing team. Okay. Yun ang nangyari. Kaya yung anak ko, pinauwi ko na lang. Sabi ko, huwag nang tanggap niya 2,500. Sabi ko, galit na galit ako sa ikaw. Uwi na kayo, wala. Doon din, naiwan yung ibang PWD. Hindi tumanggap yung isa. Yung iba na 2,500, naging 3,000 na lang. Kasi yung sa amin, hindi namin tinanggap. Sinatihati na. At saka yung iba, pinapirma 5,000, pero ang release, 3,000, 2,500. Yun ang nag-umpisa, naging nag-viral ang issue. Kasi pinost ko na talaga. Pag after ilang minuto lang, nag-post na ako. Bakit ito ang nangyari sa releasing sa corpus sa amelioration? Sabi ko sa post ko, sagutin mo, DSWD, bakit ito ang naging nangyari sa sister ko? Okay. Ang sagot nila, tumawag sa akin yung kagawad, mga 10 in the evening. Tinanggal daw nila sa payroll kasi solo parent.
sagot ko naman sa kanila, kung solo parents yung sister ko, PWP yan. Kasama din po, yes ma'am, mawalang galang ma'am. Apa? Yung solo parent ma'am, kasama po yan sa, dapat po sa isa sa mga unahong bigyan ng ating gobyerno ng Social Amelioration Program. Kasama po ang solo parent, ang PWD. Oho, senior citizen, oho. Yan ang ano nila, ang sagot nila. Sabi ko, bakit tinanggal? Sabi niya, Ning, tinanggal namin yan sa payroll kasi solo parents yan. Sabi ko, solo parents with PWD pa yan. Sabi ko, kahit matapos itong pandemic, hindi yan makatrabaho kasi PWD yan, sabi ko. Sabi nila, sabi ko, si sister ko lang ba ang naging solo parents sa ating lugar? Dami kayong nalilisan ng solo parents, sabi ko. Bakit siya ang tinanggal niya sa payroll na? Tatlong validation lang dyan siya. Bakit nagbigay si kapitan ng clearance kung wala siya sa payroll? Yan ang tanong ko, binasagot ko ang DSW at saka MSWD. Yan ang naging viral dito sa amin sa Quapos. Ito namang nangyari na nag-viral na yung post ko, kami pa lang binigyan ng 2,500. Hindi ko lang alam. Ito na ang lumabas na may mga interview silang tinago, lumabas ngayon. Na ganito na nangyari. Kung hindi ako, hindi na viral. Hindi lumabas yung mga binigyan ng 3,000, 2,500. Yun ang nangyari. Totoo pala. Kasi sabi sa DSWD staff, fake news lang sabi ko. Galing ko dito yung mga senior citizen sa harapan mo, sabi ko. Sabi ko, huwag niyong gawin kaming para kaming bata sa pamilya. Hindi naman sa pagmamalaki, sir. Dati, sabi ko, ang pamilya namin, kaya namin buhayin yung sister. Kasi separate siya. Kasi sila naman yan sa gobyerno. Qualified naman yung sister ko. Sabi ko, qualified naman yung sister ko. Sabi daw, kaya namin buhayin. Kaya buhayin, pero ilagay natin sa legal. Kasi lahat bibigyan ng form at saka i-validate kung really qualified sa ganun. Okay, tinanggal niyo sa payroll. Last hour, tinanggal niyo sa payroll. Mga 11 tinanggal niyo. Mag-release kayo 11, 1 o'clock, 11 in the morning. Tanggalin niyo sa payroll yung sister ko. Tapos di pa kayo nakipag-coordinate sa kapitan na nagbigay na yan ng clearance. Tama. Ito ang nangyari. Nagka-viral ang sitwasyon dito sa Quapos. Lumabas na yung mga sekreto nilang binigyan ng mga ano, may mga interview pala kasi lumabas na yung sa kinabukasan. So ibig sabihin ma'am, ma'am Lainey, lumabas na yung iba na ganun din ang nangyari sa kanila. Bali, hati sila. Yes, yun nga, yun ang... So ma'am, ano po ang masabi ng inyong pong MSWD kasi Municipal Social Welfare and Development sila po ang namamahalan. MSWD. Pinasagot ko yung MSWD sa post ko. Ito na, pinakuha ko na, dito na yung binigyan, pinakuha ko na doon sa ano, dito na yung binigyan, kung gusto mo kausapin, dito na yung sir, yung binigyan ng 5,000, tapos yung natanggap niya, 2,500 lang, dito na yung, ano, dito na yung tao, atili na pintuan. Sige po, sige po ma'am, kausapin ko. Atili na. Nay mo, gusto ka na imo interview sa imo hagikan tulpo. Ha? Oo. Okay daw sir, okay daw sir. Sige. Nato to. Sige. Eh ano nato ang tinuod lang ba? Sabili na kung unsay nangyari. Ha? Sabili na to. Isabili na. Naputol tayo ha. Tawagan natin ulit. Yes po ma'am. Ma'am, liwanagin lang natin to. Si Jojo Sibiel to mama, hindi to si Tulfo ha. Si Jojo Sibiel po ito ha. Sige, okay pa. Okay. Apo ha, liwanagin natin. Baka mama sabihin ng mga Tulfo eh, nag-iano tayo ha. Apo. Ito na po si Asibelina Pintuan. Sige, pili ka interview. Sige po ma'am, sige po. Pili ka interview na. Sige, okay, sumagal lang. Ikaw na bahala. Apo. Aka. Sumagal lang na. Yes. Hello ma'am. Hello ma'am. Mayang hapon. Mayang hapon. Mayang hapon sir. Pasensya ka na. Nandito. Sabihin na pintuan sir. Yes po, nasa Manila po kami kaya Tagalog po aming salita. Okay lang po ba sa inyo? Mag-Tagalog tayo or kailangan natin mag-Tagalog na lang ako sir. Okay, sige. Oo po sir.
Kayo po yung isa po sa nagrereklamo na binigyan ho ng 5,000 ng ating pong gobyerno sa DSWD, yung pong Social Amelioration Program, pero po naghati po kayo. Kinuha po yung kalahati. Pakikwento naman paano po nangyari 'yon? Ikwento po po, sir. Totoo po na binigyan ako ng 5,000. Okay. Ngayon pagdating sa labas ng plaza, kinahati ni Anastasio Muñoz, Barangay Hall, Poblacion, Yabe Corpus, Rusmate. Okay. Sino po yan, barangay, ma'am, si Anastasio Muñoz? Sino po yan si Anastasio Muñoz? Kapitan siya ng barangay, mas... Kapitan siya, sir, ng barangay, Poblacion, Yabe Corpus, Rusmate. Ibig sabihin... Opo, sir. Opo. Sige, ma'am, pakikwento po. Paglabas ninyo, sinalubong ka ni Anastasio Muñoz... Okay. Tapos naghati naman sila sa kalahati si Gloria Centeno. Bianani Alexander Bitonyo, si Gloria Centeno. Oh, kung sakali ma'am hindi ninyo ibigay yung 2005, ayaw nyo ibigay, hindi sila papayag. Hindi sir, tanggalin daw ako sa senior citizen. Yan ang sabi. Naku, hindi ako natatakot, basta laban ako. Nagsalita lang ako sir ng totoo. Okay. Parang inamuhan ako dyan sa aming lugar. Sabi ko po, mas mati man ako, sir. Sige, walang problema. Alam mo, karapatan ho natin, isiwalat natin ang katotohanan at karapatan din ho natin bilang mamamayan ng Bansang Pilipinas. Opo, sir. Opo. Sige, sir. Opo, sir. Kaya nga po, tama lang po ang inyong ginawa. Opo, sir. Siniwalat ninyo ang katotohanan at huwag ho kayo matakot. Opo, sir. Kasi nga, kung tayo po'y matakot, wala hong mangyari sa ating bansa. Tama yan. Anastasio Muñoz, Captain ng Barangay Poblacion, Yabe Corpus, Masmate. Ako si Isabelina Pintuan. Opo. Diyan po ako, sir, kamag-anak dyan sa Manila. Opo. Diyan ho sa lugar ninyo, ilan ho kayo sa alam mo na biktima ho yung kalakalahati system ng pagbigay ho ng SAP? Marami, sir. Marami po. Marami po. Handa naman silang humarap kung sakaling ipatawag po ng ating pong DILG. Okay. Elementary school. Natatakot po sila. Ako na lang ang nanghingi ng tulong para matulungan ako. Sige, di bali. Siguro manawagan tayo sa ating pong gobyerno, lalo na po sa DILG, upang pong matugunan ang problema ninyo. Kaya nga po, sir. Opo, yes ma'am. Okay lang po, sir. Sige. Kaya nga po, ma'am, manawagan po kayo sa ating gobyerno para po mapakinggan nila ito. Opo. O, sige, sir. Sige po, ma'am. Manawagan po kayo. Magsalita po kayo. Sabihin nyo na manawagan kayo sa gobyerno natin. Opo, sir. Ako magsalita. Si Isabelina Pintuan, ako nanawagan ng hingi ng tulong. Ito ako na ako binigyan ng 5,000. Pagdating sa labas, hinati ko po sa Kang Luloy Lumagas. Nag-happy rin sila sa 2,500 kay Gloria Centeno. Okay. Sige ma'am, marami pong salamat sa inyo at mag-ingat po kayo dyan. Sana po, yan pong problemang yan, magkaroon po ng solusyon at matugunan po ng ating gobyerno. At sana ma'am, dumami pa ang katulad ninyo na handa hong isakripisyo ang sarili o para lang ho sa katotohanan. Kasi po pag hindi nyo ginawa ito, ma'am, paulit-ulit gagawin nila ito sa mga darating pa, kung may mga darating pa. Kung alam mo lang po, sir, natatakot yung iba. Ako hindi natatakot, sir. Totoo ang sinasabi ko. Kaya nga po. Kababayan ko si Anastasio Muñoz, Captain Barangay ng Poblacion, Yabe Corpus, Masmate. Kaya nga po. Kababayan ko rin siya. Opo, kaya nga po ako po nagpasalamat sa inyo dahil nga po handa kayong lagi kayong matapang para sa katotohanan. Handa pong harapin, sir. Ikaw po yung kailangan namin, ha? Sa bansang Pilipinas. Ako si Sabihin na Pintuan, sir. Opo, salamat po ng marami. Salamat ng marami, ma'am. At ingat po kayo palagi. God bless. Stay safe, ma'am. Opo. Stay safe, ha? Opo. Okay po, salamat. Sige, salamat. Okay. Yan po ang
Hello, sir. Yes, ma'am. Yan po si Isabelina, oo. Pero rapid lang pinakuha ko kasi gusto mo naman siya ma-interview. Yes po, ma'am. Kaya nga po, marami po salamat sa inyo, ma'am. At sana po ito pong ating mga panawagan ay makarating po sa kinaukulan. At i-post ko ito, ma'am, i-share ko sa inyo para po ma-share nyo rin sa iba. Para po malaman ang ating pong ang inyong pong barangay diyan kung ano po ang pinaggagawa nila. Sana po, ma'am, mag-file kayo ng reklamo regarding this matter sa DILG para po talagang matuldukan na itong mga ginagawa nila dahil na po. Ano, sir? Mag-file pa kami, sir. Mag-file kami ng sa DILG dito sa amin. Opo, i-file yung reklamo, ha? Kung hindi naman, ma'am, bibigyan ko kayo ng mga contact number ng DILG para po itawag ninyo. Para po masamanan nyo ito, mas mabilis, ha, mas mabilis. At kami naman po, tutulong din, kakatok po kami sa mga tanggapan ng gobyerno. Mamaya lamang po, iti-text ko na po si Yusik Martin Dino regarding this matter para po naman matugunan itong mga ganitong mga problema sa inyong mga sa inyong lugar. At muli, ma'am, panghuli po, ma'am, panghuli po, panawagan ninyo sa inyong pong mga kalugar. Apa. Hello, ma'am. Marami pong salamat, ma'am, at sana po, ma'am. Okay, sir. Salamat, sir. Mag-ingat po kayo dyan. Mag-ingat po kayo. Stay safe, ho. Okay. Okay po, sir. Okay. God bless. God bless, too. Okay po. Salamat. Yan po, ha. Yan po ang... Okay po. Okay, bye-bye. Yan po ang tinig po ni Ma'am Leni Bitonio Izer. Sabi nga nila sa akin, sir, hindi ko kami natakot para po isiwalat itong ganitong mga gawain. Dahil nga po, sir, kawawa naman ho kung kami ay matatakot. Tama ho yun. Kaya nga kayo po ang kailangan natin. Ngayon, kayo po yung isa sa mga bayani na tinatawag ko na kung hindi po kayo maglakas loob upang isiwalat itong mga katiwalian na mga pinagagawa ng inyong mga opisyalis, ng inyong barangay, ay hindi ho matuldukan ang kanilang mga kalukuhan. Ganun pa man, sana po yung iba pong mga nabiktima, huwag ho kayo matakot para sa inyong kapakanan ito. Darating ang panahon ho, kapag ito po ay nanatili na ganito, tayo ho, kayo, ng mga pamilya ninyo, tayo, kayo, tayong lahat, ay manatiling ganito ang sistema. Alisin na ho natin yung mga ganyang mga gawaing mali, ha? Kaya nga po tayo mga Pilipino, kailangan po ilabas natin ang ating tapang upang ipagtanggol natin ang ating mga sarili. Kaya po ito po ang kailangan natin. Kaya again, marami pong salamat doon po sa akin pong nakausap dito po sa video na pinadala sa akin at mabuhay ang masang Pilipino. God bless ho sa ating lahat. Stay safe, stay at home at Diyos mabalos, mabuhay ang masang Pilipino. God bless ho. Huli ka ni Jojo Sibial. You have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasan to. Walang ganatatakutan. Walang iurungan sa serbisyo publiko. Kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sibial. Again, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Huli ka ni Jojo Sibial. Kanina po, liwanagin ko lamang po, kanina po nabanggit po nung ating pong kausap na hindi po to si Tolfo, ha. Ako po si Jojo Sibial, ha. Kaya liwanagin ko lamang, baka po makarating sa kanilang makarating po sa kanila yun po ang sinasabi na hindi po ako nagpanggap na ganun, ha. Kaya maraming salamat po sa inyo. Si Jojo Sibial ito ang inyong lingkod. Mabuhay at God bless po sa ating lahat. Isang magandang araw sa ating lahat.